Thursday. Welcome po ulit sa aking channel. I am Coach Jay. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay hindi na basic. Advanced tayo kote. Self-defense against knife. Marami po kayong makakita ang self-defense against knife sa YouTube. Pero alin ba dun yung effective? Bago po tayo magpatuloy, bibigyan ko muna kayo ng isang katanungan. Pagdating po sa self-defense techniques, ano ang mas importante? Ang unang choice ay movement, second choice ay technique, third choice ay target. So sa tatlo pong yun, alin ang tingin nyo yung importante? Movement, technique, or target? Sa knife self-defense, ika-classify natin yung weapon sa tatlong classification. Ancillary weapon, secondary weapon, and yung primary weapon. Hanggat hindi nadidistract yung aking primary weapon, dire-diretso akong aatake. So sinangga mo ng dalawang kamay. Ang primary weapon ko ay talagang nandyan pa. So kung gusto kong manakit, madali, eh, hindi lang yan ang threat. May secondary weapon pa ako, di ba? So pwede ko pa siyang masaktan. Gumawa ka ng tiktik na nalalaman mo sa pag-disarm ng knife. One. Paano? Okay, cross block. Napakaganda. May primary weapon pa kasi ako. Hindi pa ako patay. So pag nag-disarm ka, nag-execute ka ng disarm mo, pwede ko yung kontrahin at masaksak kita. So ganun po ang mangyayari. So paano ang talagang sa way namin, sa way ng PAMA, paano ba kami mag-disarm? So pag nag-disarm tayo, unang-una, hindi mo alam ang lakas niya. Okay, so ang nakikita po nating threat sa kanya, ito lang, di ba? Saka yung primary weapon. Pero hindi natin kita, yun ang sa likod niya. So sa unang salpukan, once na magsangga ako, saksak ulit, patay ako. Kasi hindi ko inalam yung iniisip niya. Di po ba? Nangyayari ba yun? Pwedeng mangyayari yun. Kasi hindi natin alam ngayon ang nasa isip ng mga kriminal, ng mga gustong manakit. Kasi pag gusto kong saktan, maraming paraan. Hindi siya hindi nakatali ang pananakit sa saksak lang na gano'n. Siya! Hindi po gano'n na saksak lang. Hindi gano'n lang. Tapos hihintay mo ma-disarm para pagsusuntukin mo. Hindi po gano'n. So ngayon, ano ang pwede nating gawin? So ang pwede mo nyo pong gawin, kahit anong i-atake niya, atras ka lang. Atras ka lang muna. Kasi hindi mo alam eh. Kung sumaksak pa siya ng isa ulit, atras ka lang ulit. Ganun lang po siya. Ang basic movement ko ay 1. So parrying po siya. 1, 2, 1, 2. Then sabay siya po 4. 1, 2, 1, and 2. O ngayon po, pag saksak niya, saksak ulit, pangalawa mo, alin po ba yung pwede kong i-distract? Sa target naman po ang pag-uusapan natin kasi napatunayan natin yung technique. Walang kwenta po yung technique pagdating sa self-defense. Walang kwenta yung technique hanggat ang attacker mo ay yung primary weapon niya andyan pa. So yung technique mo, lilipad sa bintana kung piloso po siya. Ngayon dito po, pag-uusapan naman natin ay yung target. Ang target po, gaano ba siya kahalaga? Ang target, dun mo siya mapipin down yung kalaban mo. Main target ko is yung eye. Kasi po, kahit anong pagpapalakas niya ng katawan, yung eye niya, hindi niya kayang lagyan niya ng muscle. Hindi niya kayang patigasin yan. Hindi niya kayang patubuan ng muscle. Next is yung neck. Same. Hindi rin niya pwedeng patibayan yan. Next is groin. Eye, neck, and groin. So, yan po yung ating target para ma-pin down yung isang aggressor. So, pag sumaksak siya, tirahin mo agad yung eye. Kasi kung hindi kanya nakikita, paano siya makakapag-execute ng anong-anong arte niya? Wala, bulag na siya. So kasabay ng pagdepensa ko, ay kinuha ko yung kanyang eye, neck, and groin. So wala nang problema kung mag-execute ka ng mga technique mong kung ano-ano. Uulitin po natin. Pag sumaksak siya, ang aggressor mo, hindi basta depensa lang.
Kasi kung depensa ka lang, pwede niyang kuhanin yung dinepensa mo, sasaksakin ka na ulit, dinepensa, pwede niya uling kunin. Hanggang sa hindi kayo matapos. Di ba? Sasabihin mo naman, hindi, di bibilisan ko. Bibilisan ko yung pagganon. Eh, ang gagawin niya, bibilisan din niya yung pagkatupa. So, di patay ka. So, walang kwenta po yung technique. Kung hindi mo mapipin down yung primary weapon ng opponent. So, pag tira niya, is either makuha mo ang eye, neck, and groin, pinaka-importante. Pag nakuha niya po yung tatlong yon, yung primary weapon niya, windang na yan. Mababaliwala ang secondary weapon. Mababaliwala ang ancillary weapon. Napakadali na niyang kuhanin. Basta na-pin down niyo na yung kanyang primary weapon. Okay, kukuha po tayo ngayon ng movement. Ito sa tinuro ko noong nakaraang video. Na una, segunda, una, segunda. So yun po ang i-convert ko para magkaroon tayo ng empty hand application against knife. So ngayon po kung sasaksak siya, saksak, target ay abdominal. Yan po yung movement. Saksak pa ilan. Pakas. Yan po yung movement, ang saksak. So kung gagamitin po natin siya with weapon, so ito, kagaya na sabi ko, ito yung pang-block at ito yung pang-attack. With footwork, block, and attack. Ang footwork po natin gagawin, ito ang pinaka-safe. Saksa ka, dito ka. Para sumalaman tong block mo, mag-failed man siya, malayo ka dun sa line of attack niya. At abot mo siya ng counter mo. Kasi kung dito ka, ay paano kung malakas siya, lalampas yan, ah, di ba? Tepok, so hindi tayo kakanan. Lalabas ka. So dito po yung movement ng ating, kung bumalik man siya, balik. Dito po yung movement ng ating pagsa weaponry. Ngayon, paano naman kung empty hand tayo? Katulad na sabi ko dati, ito ang deployment natin. Galit pa lang siya. Brad, huwag mo ituloy yan. Maghunos dili ka. Sumaksak pa rin. Block and attack. Okay? So nag-block tayo. At the same time, hinit natin yung primary target na eye, neck, or groin. Pero ang abot ko ay eye lang muna. Isipin nyo, isinuot ko tong buong daliri ko na yan sa mata niya. Maisip niya pa kayang sumaksak. So, distraction sa primary weapon. Angle. Susunod natin pag-uusapan na itong angle. Para saan ba itong angle na to? At ano ang magiging epekto nito sa kalaban? Next is takedown. Napakadali po ng takedown. Ganyan lang po ang takedown na tinatawag. And kung gusto mo siyang arestuhin, dadapa mo lang siyang ganon. And disarm. Tapon mo na. Okay. Okay. Next naman po, hindi ka pumasok. Lumabas ka kasi saksa ka, pare ka doon. Kuha ka doon. And takedown pa rin po. So, ang kinuha ko po, kasabay po ng pagpare na rin para dun siya pupunta. Kinuha natin ang kanyang primary weapon, distraction po doon. Huwag na. So, yun po ang isa nating po pwedeng gawin. Basic lang po muna tayo. Then, pag napatumba nyo na siya, napatumba na siya, iwanan mo na, alis ka na. Kasi sa YouTube ko lang nag-aaral eh. Diyan pwede makipag-focus. One, distraction. Huwag niyong kalimutan ng distraction. Then, angle. Tira sa neck. Tira sa neck. And groin. And takedown. Okay guys, marami pong salamat sa inyong panonood. Mag-request lang po kayo ng kung anong gusto niyong video, kung anong gusto niyong self-defense. I-comment lang po sa video ito para magawa natin ang video. Kung kaya po namin. So, po-close natin po ang program. Pugay. Pugay muna doon. And, pugay sa'yo. Okay po.